na rin sa Naga City si Vice President Leni Robredo. Aminado siyang kabado siya para sa kalalagyan sa botohang mga kandidato ng oposisyon. Mula sa Naga City, nakatutok live si Dano Tinpungko. Dano? Mel, sa Naga City nga dito sa Camarines Sur, bumoto kaninang umaga si Vice President Leni Robredo. At mas maganda man daw yung pinagdaanan niyang proseso ng pagboto ngayon kumpara noong eleksyon 2016. Kabado naman daw siya sa resulta ng kandidatura ng mga kaalyado sa oposisyon. Kumpara sa mahigit dalawang oras noong eleksyon 2016, kalahating oras lang ang inabot ng pagboto ni Vice President Leni Robredo ngayon sa Tabuco Central School dito sa Naga City. Ano ngayon? Very smooth ngayon compared to 2016. Walo lang yung binoto ko. Kung may alinlangan man si VP Leni, ito raw ang resulta ng kandidatura ng mga pambato ng oposisyon. Ngayon marami yung takot. Marami yung ayaw magpakitang kasama kami. Talagang umasa sa mga private individuals na naniniwala. So siguro doon ang gagaling yung kaba. Aminado si Robredo, maaaring hindi raw naabot ng kanilang kampanya mga malalayong lugar. Pero anuman daw ang resulta ng eleksyon, naniniwala pa rin daw siyang meron silang naipanalo. Bago bumoto si Robredo, nagkaroon ng aberya sa BCM sa kanyang clustered precinct 112 nang sumabit ang balotang isinusubo rito para bilangin ang boto. Nakuha naman daw sa alog kaya hindi na rin ito nagkaproblema pakalaunan. Ano lang yun sir, nag-paper jam lang siya kasi hindi lapat masyado yung pakalagay ng papel. Kaya naggaganon siya. Ang ilan pang botante, lalo na ang ilang may iniindang sugat at kapansanan, binaliwala ang init at siksikan sa mga polling precinct, makaboto lang. Pati na ang mga may kapansanan. Mahalaga po yung anong boto, ma'am. Eh. Kasi kahit isang boto lang, malaking tulong na po yun. Lagi ako nagboboto. Tagal kong pinag-aralan kung sino talaga ang nasa dapat na butuan. Kaya naman dito, kahit nakaupo, kaysa yung nakatayo. Dahil makitid at napapaligiran ng semento ang mga polling precincts sa Tabuco Central School, may itinalagang waiting area. Yun nga lang, bago magsimula ang botohan, walang gustong pumasok sa loob at sa halip, pumila pa rin sa labas. At Mel, sa mga oras na ito ay nandito tayo sa Camarines Sur Provincial Capital dito sa Bayan ng Pili sa Camarines Sur kung saan mamayang alas 9 ng gabi nakatakdang mag-convene ang Provincial Board of Canvassers ng Camarines Sur para simulan ang canvassing sa mga posisyon ng gobernador, vice governor at iba pang mga local positions dito sa lalawigan ng Camarines Sur. Mel? Maraming salamat sa iyo, Dano Tengkungko.